Kasi nagtatanong dati kung paano yung harana. Yung interesting kasi, interesante kasi dahil yung lyrics nun, true to life. Kaya kung parang true to life siya, talagang tunay na nangyari yun. Kasi nung college kami, yung isa sa mga, yung puro kami mga torpe, gano'n naman pag college, di ba? Yung mga, may hirapan manligaw, nahirapan magtapat. Tapos yung isang kaibigan namin, magkakasama kami, we actually founded a political party, Hudyat, nung panahon na yon. So, actually galing yun sa magbabarkada, hindi dahil sa music. Hindi lang dahil sa music, dahil gusto namin talagang ma-influence yung politika sa Ateneo, yung mga issues, and yung dalhin sa council, dalhin sa administration. So, doon nagkumpisa yan. So, kung si Tony, ginagamit niya yung kanta para sa pagpapaliwanag ng buwis at mga usaping pera, ikaw naman, ginagamit mo yung kanta para sa usaping political, ganun ba yon? No. Well, parang ganun. Ang nagkataon lang kasi, lahat kami mahilig kumanta. Yung parang pag-distress. Lagi naman, sa atin na yun, pag umikot ka, siguro, sana naman hanggang ngayon, laging may gitara, di ba? Sa bawat ikot mo, bawat kwarto, bawat sulok, may gitara. Gano'ng kabilis mo bang sinulat yung harana na yan? Medyo matagal-tagal. Kasi ang nangyayari noon, nung college, nung isa sa amin sa grupo, one of the founders ng grupo, nung gusto niya magtatapat na siya sa magiging girlfriend niya at that time, nagano siya, yung isa namin kaibigan, sabi niya, mangharana tayo. Para mas dramatic, para namang ano, may event. Tapos, tapos nagkwento-kwento, nag-usap na kami. Sabi namin, sige, mag-bis. Pero kung mangharana tayo, mag-bis tayo. Para una-una, mag-practice. Kailangan, para naman hindi masyadong masagawa yung tunog. Saka, pangalawa, mag-bis tayo. Para talagang pinaghandaan. So, yun yung actually, ganun yung umpisa. So, nag-set up talaga kami. Medyo elaborate actually yung plano eh. Pupunta kami sa, nag-set up kami sa, sa Antipolo, overlooking sa Beverly Hills. Meron mga empty lot doon. So, nag-set up kami, nag-bis kami lahat, nag-practice kami sa bahay ko dati. And then, yung may signal yun. Nag-set up kami ng isang table, dalawang silya, merong gasera, tapos may bottle of wine, pero strawberry wine yata yun, o apple wine, kasi mahal ang tunay na wine eh. Wala kami yung pambili nun eh. So, nakaset up yun dun sa isang area na medyo maganda yung panahon, medyo malamig-lamig, kaya true to life yung lyrics. Tapos ang tradisyon nun, yung kaibigan naming lalaki, dadalhin yung girlfriend, o magiging girlfriend niya, o kung sino man yung pagtatapatan niya. Tapos, upo sila doon, tapos may signal. Pag nag-signal na, papasok na yung barkada. Yung nakaporma, nakabarong. And then we would sing. Yung mga pasok namin, yung mga romantic na OPM. Yung Ewan, Kuna Niligaya. Tapos papasok kami doon. Tapos medyo, para maganda naman yung effect. Second noon, yung tradition, pagkatapos may solo yung lalaki, yung magtatapat. Na maski hindi marunong kumanta, maski anong klaseng, basta kailangan susubukan. Kasi kailangan talaga, true, parang galing sa puso. Maski hindi perfect yung pagkakanta, kailangan nakakanta rin. So, mag-practice kami, and then kakanta siya. And then mag-ending kami ng third song to close it all off. And then uwi na kami, so uwi na sila. So we actually did that for a few times, mga dalawa, tatlong beses. And then, one night, one evening, sinulat ko lang yung mga nangyayari. Yung malamig, yung naka-format, nakabarong, yung nakamaong, yung nasisintonado sa kaba. Although, minsan hindi naman dahil sa kaba, talagang sintonado lang talaga. Pero kakanta pa rin. And then, yung malamig yung hangin, yung maganda yung sitwasyon. So, yun, nilagay ko na yung lyrics and then I wrote the song. Mabilis lang nung lumabas. Para lang kasing lahat ng nangyari, siguro mga nakatatlong harana na kami noon, lahat ng nangyari noon, ilalagay mo lang doon sa kanta. Nung sinulat ko yung kanta, dalawang oras lang siya. So, isang linggong haapon sa linggo. Alas 2 hanggang alas 4. Yun, dinadiretso yun. Kasi parang ito yung kantang gustong lumabas talaga, yung gustong maparinig sa lahat.
So, yun yung naging experience ko. Tapos, nung... Paano naman natutunan na nila Cholo? Si Cholo ang ano, no? Ang bridge to the other generation. Si Cholo, oh. So, nung ano na, so kinakanta na namin yung Harana sa lahat ng nung pinarinig ko sa grupo, sa barkada, sa lahat yun. So, lahat ng mga variety show ng Ateneo, iimbitahin namin sarili namin, kakantahin namin. Miski sablay-sablay lang, okay lang. Pero kakantahin namin yun para lang... and then si Cholo, tumatambay kasama namin, tutugtugin ni Cholo. And then, actually, Cholo, naalala ko pa rin tayo sa yung unang gumawa ng demo ng Harada. Kasi dati ngayon, madali na mag-record ng video. Dati mahirap, may mga tape, may mga recording. So, the first demo really of Harana na record was with Cholo Malilin. Okay. And then, sabi ko kay Cholo, oh, kung if you want a singing career, sa'yo na yan. Di ba? Pero itong Harana, I remember when I first heard it being sung around the college quadrangle in Ateneo, na nagustuhan ko talaga siya, inaral ko talaga yung kanta, no? Tapos mabuti, kilala ko na si Yapi at that time. At natuwa ko dun sa kwento na talagang ginagamit siyang pangharana talaga ng mga boys na ginagamit na, no? Panligaw. And ano, ano pa? Dito, ano lang, dagdag lang. And ano, and girl. Meron din. Oh, equal opportunity. Oh, meron din kami kasama ang Saudiat na nang harana ng boyfriend niya. Ayun. Babae. So, Cholo, paano mo naman tinutuan si Tony? Sa intermission ko to kinanta sa isa sa mga shows natin back in the day sa Colite Hall. Remember back in the day when we had this building sa Ateneo ng mga student organizations. Kinanta ko to sa isang intermission, and I think that was one of the songwriting contests ata. I don't know if you were there, Tony, pero alam ko, or either I sang it for you or naparinig ko sa iyo yung demo tape ng Harana, and I think it resonated with you. Actually, Cholo, you know what happened? I remember it. Ito na magkwento. Ang nangyari niyan, nag-guest tayo sa isang Ateneo Boys Choir concert kasi pareho tayong alumni ng grade school Boys Choir. Yes. Yes, you were in college, I was in high school. Kaibigan mo si Ate Celine, kaya kilala kita kasi nagre-rehearse yung bukas palad sa bahay, di ba? Bahay. Tapos, guest tayo pareho as alum of the boys choir. Sabi ko sa iyo, narinig ko yung Harana, tsaka sabi ni Ate, sobrang ganda, no? Na sinulat nga ni Yapi. Tapos tinuro mo siya sa akin sa backstage. May, di ba, wow, may piano doon sa music room? Ngayon, yes, sing-song hall na yung tawag, di ba? Pero noon, auditorium yung tawag doon eh. Tapos may pinto papunta sa music room sa likod kung saan nagre-rehearse yung boys choir noon. May piano. Tapos tinuro mo siya sa akin then and there. In fact, wow. I think I still have the piece of paper. Sinulat mo yung lyrics tsaka yung chords eh. Wow. Galing. Galing. Sorry, pati ako kami. Di ba? Tapos yun, eventually... You recorded it, right? You recorded it as part of your album. It took a few years for this song to actually get to that level. Pero kailangan ko mag-sorry kay Yapi. Yapi, pasensya ka na, na-misspell yung pangalan mo dun sa album. Nag-aaway pa kami ni Ate Celine kung sino yung may kasalanan dun sa pan eh. Ay, ito na yun. No, but really. It was a song that I recorded. Pero alam mo, Cholo, mas gusto ko yung version na tinuro mo sa akin. Eh. Kasi dun sa album, yun yung panahon na parang tail end siya na maraming synth na mga arrangements. Hindi siya yung parang unplugged na hinahanap natin na sound, di ba? So, I remember the version that you taught me was closer to the version that's sort of going around yung Ryan musikahan clip, no? Mas ganun yung tinuro mo sa akin. Although, of course, no, nung nirecord ng parokya ni Edgar yung version, talagang millions fell in love with the song. So, of course, we've seen the evolution, no, of how the song has, I guess, fallen on so many interested ears, no? Yung mga na-in-love talaga sa sinulat ni Yapi. Mm. And then si Chito naman. So Chito, kinanta ni Cholo sa class nyo? Ganun ba yun? Sa classroom. Yeah, kinanta niya. Sorry, pero I was really paying attention sa class ni Sir Cholo.
Well, I clearly remember hearing this song talaga. Ito the reason why I was so struck with this song because naalala ko siya the una ko siya talaga narinig in a more intimate setting was kinakanta siya ng isa sa pinaka sigang. Nakatambay kami sa bahay ng friend ko na yun nga kinukwento ko pang I don't know Sosyolo, ang kilala mo si Coco Laurente, isa sa pinaka bad boy sa atin ngayon. Kita mo kahit wala siyang, hindi siya sikat pero kilala siya ng mga teacher because isa siya sa pinaka siga talaga. One of the bad boys sa batch namin. We were hanging out sa bahay nila. And he sang this song. And nung time, yung si Coco, he had a band at the age of grade 7 pa lang, may banda na yan and they play Deep Purple. Talagang malalim yung tugtugan nila, Deep Purple and Doors, ganyan. Talagang lalim matutugan. And then, here's a bad guy, bad boy, singing a love song. Tapos parang blown away ako na, iba yung appeal na when nung time ng rock and roll and everybody, hindi naman frowning, pero was staying away from love songs and ballads. Biglang this bad boy na nagbabanda, kinanta yung harana. And yung umabot sa amin is yung mali na, na version. Kumbaga sa kwento, mali na yung chords, kulang na ng stanza, and yun yung umabot sa amin through this guy na mahilig magbanda. And sabi ko, pwede ba na record din for parokya? And that was second album nila ng ano ng parokya. And nung kinirecord talaga namin, we recorded it how I heard it na gitara lang and vocals and walang effects, walang reverb, talagang as in kung paano ko siya narinig. And I think that yung I guess nagustuhan ng mga tao kasi nung time na yun, ang ingay ng mga banda eh. We were sa batch ng E-Heads and Shackle and River Maya and we came out with coming from yung first single namin nun was Buloy, which talked about suicide. Alam mo yun, rock and roll talaga. Biglang labas kami ng harana, which I think endeared parokya to the masses more. Kasi dati rock lang yung stance namin eh. Dahil sa harana, alam mo talaga nag-expand yung ano, yung net, may mga girls na nag-reach namin. Oo, yung reach. And kaya sobrang thankful ako for the song because kung paano ko na-touch na nung time na rock and roll, hindi naman, as I said, not frowned upon, pero that's the last thing that you want to hear in Club Dread. Sabay na-bring out yun how it was presented to me by someone na talaga ng todo rock and roll tapos ganun ako na-antig na nakakakilig. Tapos kinanta rin namin with the same version. And I think yun yung epekto because people saw us as not only bad boys pero people who were sa Club Dread then kakantayin na yung harana. And I think yun yung naging appeal talaga nun for the people who listen to the song. And nagamit mo ba? Ikaw ba, Chito? Nagamit mo ba yung harana at may naharana ka ba talaga? Yeah. Oh, definitely. Definitely. Lahat ng, kasi yung brother ko, yung kuya ko, barkada niya yung si Coco, yung sinasabi ko na nag-introduce sa amin ng song. And talagang gamit na gamit sa kanila. And, pero nung nirecord ko na, hindi mo na masyado nagamit kasi parang, ano na eh, mainstream na. And that was the first appeal of the song when we tried to sing it. Pero I think marami pa rin naman nakagamit. Pero it would be corny na for me to use it. Unlike before nung hindi pa siya released, di ba? Mas nakakakilig. Pero nung nalabas na namin, and honestly, it was yun yung reason kung ba't nag-hit yung second album namin. So, laking bagay talaga. Thank you talaga, Sir Yapi. Thank you.